kaibigan, mamaya pong konti makakasama natin ang paranormal expert at yan po ay si Ana de la Cruz. May tatanong po natin sa kanya mamaya kung bakit po ang ganitong klase ng langis ay nakaka-detect ng aswang. Baka high-tech din. Langis na nga. Mamaya, itatanong natin sa kanya kung anong klaseng langis to. Anong klaseng? Pahawak nga, Kuya Dick. Huwag mong ipilapit sa akin. Talang ha. Kumulo yung langis. Taka. Panluto ba? Umiinit na siya. Uy, masama pag umiinit, ha? Huwag mo sasabing umiinit. Sabi, pag mainit, may lumalapit. Ay, kasi merong hot na hot dito sa paligid natin, Kuya Dick. Hot na hot? As in, meron. Hot talaga? Oh, meron. Andito at kasama natin mamaya ang Ateneo Blue Eagle. Takot ko naman. Noong hindi katagal ang panahon, isang magaling na player ng basketball, nakilalang isang magaling na varsity player ng volleyball. Nang lumabas ang bunga ng kanilang matamis na pag-ibig, lumaki siya sa tahanan ng punong-puno ng pagkalinga at pagmamahal. Maagang nagpakita ng kanyang taglay ng angking talino mula sa mga magulang. At ito ang kwento ng kanyang hindi ordinaryong talento. Game 2 ng Best of 3 Series noong Huwebes. Mainit ang laban sa UAAP Finals ng Ateneo versus UST. Pero sa huli, ang nagwagi, Ateneo Blue Eagles. Nagkamit ng kanilang ikalimang championship game ngayong taon sa UAAP. Sa likod ng kanilang mainit at tagumpay ngayong taon, malaki ang naimbag ng kanilang star player na si Kiefer Ravenna. Kiefer to us was really our closer. What I mean by a closer, that's the guy that at the end of the game, when the game's on the line, you give him the basketball, you get out of his way, and you let him go. Marami ang pumupuri sa galing ni Kiefer Ravenna sa paglalaro ng basketball. High school pa lang siya, miyembro na siya ng RP Youth Squad. Noong nakaraang taon, Rookie of the Year siya ng UAAP. At ngayong taon, ikinilalang MVP sa kanyang ikalawang taon ng paglalaro sa UAAP. Ang naging advantage, I think, ni Kiefer is that he would go to Bong's practices and play with, let's say, like, mga ka-shooting niya. Sila Mac McCartoon, sila Kuya Renren niya. So parang, like, syempre, hindi yun ordinary eh. Siya nang evolve ng laro ko. Papunta na si Bong dun eh, tapos ano, nag-retire lang siya. Nadagdagan niya lang. He's one of the most intelligent players I've ever coached. He knows the game really, really well. And he remembers everything that I tell him. Sa Ateneo 5-peat victory celebration kahapon, pumila ang fans ng team para makisaya sa kanilang tagumpay. May autograph signing, program, at bonfire lighting na sinabayan ng fireworks. He has a good basketball IQ, comparable to Kobe Bryant. Ano siya, super bait niya talaga, as in super bait. Malakas siya mag-board sa games. Mabait po siya, pogi. Mabait daw si Kiefer sa personal at madaling lapitan. Kaya bisitahin natin si Kiefer kapag wala siya sa limelight at nasa bahay lang. Hello, I'm Kiefer Ravenna of the Ateneo Blue Eagles. And kami guys, pasok kayo. Welcome to my humble home. It's called The Dugout. Pasok tayo. Ito yung bahay namin. So ngayon, first floor. Hindi lahat. Sorry, wala namin aso. So ngayon, akit tayo. Okay, so here's the second floor. Our house. You can see pictures. Family trips namin. Dito lahat yung pictures namin. This one's in Guam. This one's in Cebu, this one's in Thailand, Hong Kong, Iloilo, our province. Bilang isang atleta, capital mo yung katawan. So yun yung pinagdadasal ko na walang injuries palagi. And this is mine. So, ito shoes ko talaga. Ayan, number 15. Tapos, isang beses ko lang siya nasuot, talo pa this season. So hindi ko na siya sinuot ulit actually. Kami mag-aama, ako si Terdy, tsaka si Papa. Same size kami lahat ng paa. So size 13 kami lahat. So everything here nagagamit kahit papaano kasi hirama na lang. Share ng room si Kiefer at ang kanyang younger brother na si Terdy. Kaya't close na close sa isa't isa ang dalawa. Idol mo ba ako? Siya pinaka-idol mo. Siya talaga, sabi niya. So guys, narinig niya na came from him talaga.
So, si Pom Pom, idol namin, di ba? So, sana guys, nag-enjoy kayo sa aking house tour. And now it's time for my first studio tour sa Hot TV. Bish lao. Hi, Kiefer! Welcome to the show. Welcome to Hot TV. Thank you for having me here. 5 years in a row. Nanalo, diba? Grabe, no? Sunod-sunod. Oo, tapos MVP siya, Kuya Dick. So how does it feel, Kiefer, na alam ko kakapanalo niya lang, tapos you had a celebration. Anong nararamdaman mo ngayon? Sobrang saya. Actually, ngayon, nagsisink in pa lang sa amin na kami ngayon 5 feet kasi sobrang hirap nung season namin eh. Nahirapan talaga kami with all the teams na sobrang nag-evolve din through the years. Yung program nila, gumaling din silang lahat. And buti na lang nanalo kami. Pero clarify lang, hindi ako yung nag-MVP nung finals MVP. Si Nico Salva yung nag-MVP nun. Pero siyempre kami pa yung nag-champion, sikat lahat. So yun ang pinaka-importante for us. Kasi you work as a team. Yeah. Yes. Team Lottery and Blue Eagle. Yes. Yes. Si Kiefer, 18 years old lang. Oh, yeah, 18 years old. Yeah, 18. So, tatangkad pa yung tatangkad. Ano ba kinakain para tumangkad? Para yun ang pakain ko sa anak ko. Tip lang man. So, tingin ko tatangkad pa naman tatangkad kami. Hindi, kasi nakalaban nyo na naman syempre yung lasal. Lasal, yeah. Oo. Hindi ba pagka nagkikita kayo ng mga tagpo? Mga lasalisa. Hindi naman po. Grabe lang talaga yung rivalry ng Ateneo Lasal. Kasi kayo yung dalawa talaga. Mm. Actually, every time na sila yung maglalaban, yun ang talagang inaabangan na game. Yes. Lagi. Most talked about games talaga. Yes, pero ikaw, ano masasabi mo tungkol sa rivalry na ito ng Lasal at Ateneo? Ng Ateneo, yes. Sobrang swerte ko na part ako nito, na naglalaro ko. Dati nung bata ko, pinapanood ko lang sila maglaro ngayon. Kasi trivia, before galing ako Lasal. Ah, I was from Lasal Gimios grade school and then lumipat ako na Ateneo. Ano nangyari? Wala na. Pero meron ka rin namang friends na Lasalista. Of course. Hanggang ngayon, it doesn't mean naman na magkaaway kayo in private life. Even yung mga kalaban namin na ibang teams, magkakaibigan pa rin kami off the court. Yeah. What kind of preparations do you guys do before a game? Kasi di ba, isang taon, isang season lang naman, yes. Di ba? So anong nagba-basketball ba kayo buong taon? Buong taon. Parang grabe, ako yata. Yeah. Talaga, diba? Parang yun na nagiging trabaho nyo. Yeah, more or less, whole year round siya. Kami, we go to the States every summer. Courtesy of Boston. Ganun ba yan? Pwede bang maging basketball player nun? Pwede kayo sa States to train. Yeah, to train. We're supported by MVP. So we thank him for that. We go there to train with players na yung magpapadraft na ng NBA. Okay. So at least yun. Mataas na level of competition. So doon talaga kami natitrain to be prepared for the UAAP. I heard na may interesado rin na mag-draft sa'yo sa States, pero you still chose to be in the Philippines? When I was in high school, dream ko talaga na mag-States eh, yeah. To play. Pero yun, hindi nag-stick ako dito sa Ateneo kasi I wanted to be loyal to my school. Yes. And sila rin naman yung gumawa sa akin as Kiefer Ravena as a player. So, stay loyal to them and masaya naman ako sa kanila. Okay. kamusta ka naman? Kamusta ka naman, Jelly? Pwede mo mong firmahin yung game. Tapos mamaya, papabigay natin sa mga audience. Oh, sure. So, sino yung nakatalo? Kaya pala nakatitig ka sa bola. Nakatitig na ka yung bola. Kiefer, do you have a girlfriend now? No. Kiefer is single. Single. Available. So, in case lang, Kiefer, na may mga maaligid-aligid, anong tipo ng babae ang type mo? Ang dami. Tall. So, matangkad. Athletic, then... Pag sinabi mong tall, how tall? 5'7 and above. Kasi you taller are... Taller than my mom. I'm 6 feet. 6 feet, okay. Yeah. So, mga 5'7. Yeah, yun. Magalan. Smart. Siyempre, pinaimportante yung mabait. Sa malaga. Yun. Okay. So, Kiefer, how do you keep... how do you keep her? Wait, ito. Gusto ko lang malaman, kasi si Kiefer ngayon, siyempre, maingay ang kanyang pangalan, sikat na sikat. Ikaw ba pag inalok ka na kunyari ng isang TV show or ng isang programa,
ito ba something that you would look into in the future or ngayon tatanggapin mo ba studies in basketball muna? Siguro ngayon studies in basketball muna, yeah. Pero of course when opportunity knocks on my door, yeah. Give it a try. Pero nakakatawa kasi maraming nagsasabi ngayon na good actor daw ako dahil sa basketball. So pero in basketball terms, hindi talaga pang TV. So siguro studies muna in basketball. Pero kunyari, may mag-offer ng TV show. Ano bang gusto mo? Hosting muna? Like hosting muna. Hosting muna. Sabak sa acting? Hosting. Hosting. Baka matapos ang karir kagad pag nag-acting. Tsaka madali din yun. Once a week lang yan. Pag soap. Nako. Ito abang 200,000 pesos at iPhone 5 daw ang reward sa inyo. Ay, hindi po. Wala hindi po. Totoo. Wala. Hindi daw totoo. Kayo talaga. Sino nag-chismis daw? Ah, may nagpapatanong. Wala. So, walang bonus? May team trip. Buong team will go to... Saan tayo pupunta? Saan? Macau. Kasali tayo. Courtesy of MVP. Ang bait ni MVP, ah. Yeah, of course. All throughout the year. You must be very lucky. On the spot. Sa mga Ateneo community, kay Coach Norman, sa seniors ko, and kay Boss MVP, maraming salamat sa kanila. All throughout the years, maraming silang sinakripisyo. And yun lang sa lahat, thank you for supporting us for 5 feet. Okay. Eto na, it's about time na yung bola. Yan. Yun ang pinakamagandang hugis. Bago niya nakuha, nauntog muna siya. Okay! Oh my God! Okay, nakakala ko na-tour ba, ha? Okay, gusto ko pala magpasalamat sa GMA News Online o Ryan Tan para sa mga litrato at sa mga videos ni Kiefer. Oh nga, thank you very much. Thank you so much. Salamat po. Okay, matapos ang balita ng sunod-sunod na kidnapan daw ng mga bagong silang sa mga ospital, may isang high-tech na solusyon ang Medical City dito.